Gusto mong akyatin tong puno? Hindi pwede yun. Wala ka pang 18, hindi ba? Hanggang dito ka lang. Maliban na lang kung meron kang special license o certification. Huh? Huh? Isa kang pro hunter? Sa edad mong yan? Ay, ganun naman pala eh. Sige, umakyat ka na. Bago yun, kailangan mo nga pala muna ang pirmahan to. Kahit presidente, kailangan pumirma dyan. Pangkaraniwang kontrata lang yan. Sinasabi dyan na wala kaming pakialam kapag namatay ka habang umaakyat. Sa'yo, bata. Huwag kang gaano magtitiwala sa mga drip of footfall na iniwan ng mga dating climber, ha? Yung mga nakakaakyat sa tuktok, karaniwang kamay lang ang gamit. Yun ang ginawa ng lalaki ng dumiin sa itasang puno. Napoko na! Salamat po! Kung pakiramdam mo naman nasa panganib ka, pindutin mo lang yung buton. Darating ang rescue team para tulungan ka. Kung kaya mong tumigil ng mga 10 minuto, oh? Loko! Anak lang yung bata! Bata! Manong! Ang kulang sa akin sa taas! Layo pa nang aakitin ko. Kahangahangang puno. Pwede kong ipagkatiwala ang sarili ko rito. Nung nahawakan ko ng mga daliri ko, naramdaman ko agad ang buhay na tumatalo dito. At tumatalo yun sa kabuuan ng punong ito. Kaya ko to. Susunti ko lang ang bulong ng puno habang umaakyat. Sige na, pakiusap, awa ka. Pagod ako sa kahihintay. King! Mula sa 500 meter point, gaano katagal ka nakarating dito? Mga 20 minutes po. Pwede na rin. Total, unang beses mo pa lang naman pag-akit dito eh. Okay? Opo!
ang langit, pare ang dagat ng mga ulap. Oh! Ging! Pwede magtanong? Oh! Yun lang, baka hindi ko sagutin ang tanong mo. Yung sinabi mo ba na gusto mo? Ano ba yun? Yun ang bagay na hindi ko nakikita sa harap mo. Sa ngayon. Hindi mo nakikita sa harap mo? Merong dahilan kung bakit ginusto kong maging isang hunter. Kalina! Gusto kong maging isang hunter kasi nung panahong yun, yun lang ang pinaka-practical na paraan para makapunta ako sa lugar na gusto kong puntahan. Ang lugar na yun, ginamit ng hari at ng pamilya niya bilang isang libingan. Para makapasok, dapat kabilang ka sa isang mapagkakatiwalaang organisasyon at huwag may pagsasabi. Tapos, sarili mo lahat ng gastos, ikaw magpabayad. Sa madaling salita, hindi mo talaga masasaliksik ang buong lugar. Walang papayag na magbigay sa inang pera nang walang inaasahang kapalit o kabayaran. Pero nakita ko yun bilang pagkakataon. Kapag naging mahusay akong pro hunter, hindi ko na po problemahin ang pera. Nung naging 15 ako, nagtatag ako ng isang special non-profit organization para magsaliksik at ayusin yung libingan. Pero bago yon, pagkatapos ko makuha ang hunter license ko, 2 taon ako nag-research tungkol sa archaeology at nagbasa ng mga blog online. Para mabuo yung non-profit organization ko, kailangan ko ng mga 10 kakaibang nilalang. Yung hindi kailangan ng pera o kasikatan. Ang gusto lang nilang malaman ang katotohanan at yung mapagkakatiwalaan ng mga lihim. Ako yung tipo ng taong handang habulin kahit na anong kailangan ko. Sa sobrang focused ko, nawala na ako na interes sa pangunahing layunin na hindi ko pa naaabot. Masyado bang malalim? Di bale, itutuloy ko lang ang kwento. Upo muna ako ah. Ang mga taong nirecruit ko online at naging mga kaibigan offline, lahat sila mas matanda sa akin. Mga pangkaraniwang nag-o-opisina, graduate students at naghahanap ng trabaho. Pagkatapos kong sabihin ang background ko at plano, lahat sila, tinulungan ako sa iba't ibang gawain para mabuo yung organization. At kahit konti lang ang pera nila, nag-donate din sila. Nang matupad ang pangarap namin at nakapasok kami sa loob sa unang pagkakataon, ang pinakamagandang parte para sa akin, hindi yun nasaksihan ko ang katotohanan sa likod ng libingan at nalaman ng mga sikreto nito. Ang pinakamaganda para sa akin, nung makita ko mga kasamahan kong masaya at kinakamayan ako. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin sila sa organization ng walang sweldo. Nagbibigay sa akin ng mahalagang impormasyon. Ang lihim ng libingan. Baliwala kumpara sa mga nabuo kong pagkakaibigan. Ang tunay na mahalaga, dumating sa buhay ko bago ko to ginusto. Sa ngayon ba? Mahaba-habang oras yun bago may paliwanag. God, anong klaseng puno itong inakyat natin? Ha? Ito po ang World Tree? Tama ka. Dun sa baba, paano nilalarawan ng mga tao itong puno? Sinasabi nila na ang taas nitong puno hindi bababa sa 1,784 na metro. Kung tutusin, tama yung sinabi nila. Yun nga.
Pero ang totoo, ang punong ito, isang batang supling lang na tumigil na sa paglaki. Huh? Ang tinatawag nilang World Tree, hindi nakatanggap ng sapat na nutrisyon, kaya ganito lamang ang taas. Ang tunay na World Tree, nakakaya ang init ng magma, nakayakap ang mga ugat sa bundok, nagpapatuloy sa paglaki kahit lampas na sa atmosfera. Hanggang sa labas ng mundong ito. Labas ng mundong ito? Yung labas na mapang nakasanayan mo nang tignan. Ha? Huh? Yung Chimera ants na nilabanan nyo at ni Chairman Etero, mga non-native species mula sa labas ng mundong ito. Sila ang katotohanan na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ang mga nilalang na may sariling bait, pinipiling hindi lumapit sa Pandora's box na yon. Ibig sabihin, ang mundong alam natin, isang maliit na bahagi lang ng higit na mas malaking mundo. May mga record na nagpapakitang may hinili mula sa isang takdang panahon at lugar ang nakakalabas. Naiintindihan mo na? Ha? Pareho pa rin ang gusto ko yung mga bagay na palaging nasa akin. Yung mga bagay na hindi ko nakikita sa harapan ko. Maraming kailangan para mailabas ng mundong ito. Meron akong 4 na alam bago ka makapaglakbay. Authorization, kaparaanan, qualification, at kontrata. Pero hanggang ngayon, ni isa ron wala pa akong nakukuha. Pero hindi naman ako nagmamadali dahil naaaliw ako sa paglalakbay. Masaya yun. Kaya sa inaarap, kung sakaling magkasalubong ang landas natin, magsaya ka sa mga pwedeng mangyari. Sulitin mo talaga. Dahil doon mo matatagpuan sa mga ganung pagkakataon ang mahalagang bagay na higit pa gusto mo. Nakaya mo na dito sa taas? Sa'yo. Kailangan ko raw sa'yo itong ibigay. Ganun ba? Sige. Nandito sa balikat. Ang haba-haba ng pilat eh. Ito, tingnan niyo po ito. Biglang sumabog ng malakas. Boom! Biglang lumabas yung kabaong na ganito ng kaliit at ganito kalipis. Ang tawag po sa mga yon, testing gates. Kailangan nyo mabuksan para makapasok kayo sa loob. Thank you.
shimete kimi wa mezamete yuku tenshi no hohoemi de tsuretashi.